hanggang apoy ng impyerno ang makakasalanan, ibig sabihin ang makakasalanan ay may buhay din na walang hanggan. Mga kaibigan, mali po yan kasi ang buhay na walang hanggan ay para lang sa mga nagsitanggap sa Panginoon at kailangan nilang mamatay yung mga masasama para mabayaran nila yung kanilang kasalanan. So, ibig sabihin na matatapos po ang pag-apoy ng impyerno. At ito po yung mangyayari sa Malakay 4 verse 1. Ano po yung mangyayari sa mga masasama? Malakay 4 verse 1. Sabi po dito, sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagdiningas na parang hurnot ang lahat ng palalo, ang lahat na nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mahukbo na ano pat, hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Ibig sabihin, matatapos ang apoy ng impyerno kasi nga, wala pong maiiwan na kahit ugat o sangaman. Another verse 3, at inyong yayapakan ang masasama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan ng aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So mga kaibigan, pagkatapos ng merong apoy, meron po talagang abo. So magliliyab pa ba ang abo? Hindi na. Ibig sabihin, matatapos ang apoy ng impyerno. Now, next question mga kaibigan. Si Satanas ba ang tagapangasiwa ng impyerno? Kasi meron din Kristiyano na nag-iisip na si Satanas yung nag-guard doon sa gate ng impyerno. At siya po yung nag-welcome sa mga pumupunta doon sa impyerno. At siya po yung, yung si Satanas na merong hawak na tinidor. At siya po yung magtitinidor ng mga makasasalanan doon sa iba't ibang mga parusa. Yun po yung iniisip ng mga ibang Kristiyano niya. Siya po yung in charge ng impyerno. Pero yun ba yung tinuturo ng Biblia? Ezekiel 28:18 and 19. Tingnan ko po sa Biblia. Ezekiel 28:18-19. Sabi po dito, sa pamamagitan ng iyong makasamaan, sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga santuwaryo. Kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Sinupok ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanganganood sa iyo. Silang lahat na nagkikilala sa iyo sa gitna ng mga bayan, mga titigilan dahil sa iyo, ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. So nakita po natin dito, nabasa po natin na magiging abo po ang Diablo. Ibig sabihin na, i-cremate po ng Panginoon ang Diablo. Hindi po siya yung in charge sa impyerno dahil susunugin po ng Diyos ang Diablo. At yan po ay great news para sa ating lahat na siya po ay responsable po sa lahat ng kasalanan. Hindi po siya in charge ng impyerno kasi isa po siya sa susunugin doon sa impyerno, mga kaibigan. At alam niyo po ba, actually, ang impyerno po ay inihanda ng Diyos para sa Diablo. Hindi po kalooban ng Diyos na susunugin niya ang mga tao doon. Pero kung merong mga tao na susunod sa kanya, masasali po siya sa impyerno, mga kaibigan. At sabi sa Ezekiel 28:19, ikaw ay hindi na mabubuhay pa kailanman ang Diablo, mga kaibigan. Revelation 20:10, sabi po dito, ito naman, another issue, mga kaibigan. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy at asopre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bula ang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman. Magpakailan kailanman? Sabi mo, sister, na matatapos yung apoy ng impyerno. Eh, bakit sabi sa Biblia na magpakailan pala ang paghihirap nila? Tanong, mga kaibigan. Sinasalungat ba ng Biblia ang kanyang sarili? Ha? Yes or no? Hindi, mga kaibigan. No. Kasi nga, meron pong pagkakaisa ang prinsipyo ng Biblia. Now, paano ba natin ito ipaliwanag? Tingnan po natin, mga kaibigan. Gaano katagal ang magpakailanman sa Biblia? For example, illustration po, mga kaibigan. Mga kababaihan, gaano ba katagal ang forever na sinasabi ng inyong mga partner?
Sabi ng lalaki na, I love you always and forever. Tapos namatay yung lalaki, ibig sabihin ba na nagsinungaling yung lalaki? Hindi. Kasi yung iba, yung forever nila, 1 year, months, yung iba, isang linggong pag-ibig. Yung iba, 1 day lang yung forever nila. Kasi ibig sabihin mga kaibigan na yung forever nila ay kung kailan or sa kung kailan yung kanyang buhay, habang may buhay pa siya, yun po yung forever niya. Sa Biblia, ang magpakailan-kailan man ay ginamit maraming beses upang tukuyin ang mga pangyayaring nangyari na. Example po niyan, sabi dito, Revelation 14:11, at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailan man. Another example po dito is Exodus 21:6, sabi dito ng isang servant, at paglilingkuran niya yung utusan siya magpakailanman. So, sinasabi po ng servant, ng utusan na, paglingkuran po kayo forever. Pero nung namatay na siya, yun yung hangganan ng forever niya. Kasi yun lang po yung buhay niya. Sabi po dito, at tumahan doon magpakailanman. Sabi po sa mama ni Samuel na, Uy Samuel, doon ka tumahan sa templo at doon ka na magpakailan-kailanman. Pero anong ibig po sabihin habang siya'y nabubuhay. So, yung forever po dyan ay habang meron pang buhay, mga kaibigan. Another example po, solid example. Yung panahon ni Jonah, mga kaibigan. Now, tingnan natin kung gaano ba kahaba yung forever ni Jonah. Ano po nangyari kay Jonah? Okay, so galing po siya sa barkong yan at ano po, hinulog po siya dyan sa dagat at kinain po siya ng malaking isda, balyena. Isda. Isda po yung sinabi ng Biblia. Okay. At tingnan nyo po kung ano pong sinabi ni Jonah dito. Sabi niya, ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Mga bundok daw yung pinuntahan niya. Ang lupa, siguro yung bundok dyan, yung mga ngipin ng isda. Sabi niya, ang lupa, sangpo ng kanyang halang ay tumakip sa akin magpakailanman. Sabi ni Jonah, forever na yata to na nandito ako. Pero, ilang araw lang po nandun si Jonah, sabi niya. Sabi po dito, si Jonas ay napasatyan ng isda na 3 araw at 3 gabi. Pero sabi ni Jonah, forever na yata itong aking inexperience ngayon. Pero yung forever niya, 3 araw at 3 gabi lang pala. Ibig sabihin mga kaibigan, yung word na magpakailan-kailanman sa Biblia ay isang pangungusap na nangangahulugang hanggang sa katapusan ng buhay. Isa po siyang expression. Hindi nang walang hanggang panahon, mga kaibigan. Dito, yung banal, sasabi sa Luke 20:36, sapagkat hindi na sila maaring mga matay pa, yan po ay forever po sila na mabubuhay. At yung masasama naman, sabi dito Revelation 21:8, mamamatay sa ikalawang kamatayan kasi patay po sila forever. Hindi po na walang hanggang parusa. Kasi sabi po dito, ang parusa ang magpakailanman, hindi ang pagpaparusa. So, naintindihan po ba natin yon? Walang hanggang parusa, hindi walang hanggang pagpaparusa. Ibig sabihin, ang walang hanggang po dito ay yung epekto. Kasi yung epekto, patay talaga forever. Pero hindi po ibig sabihin na walang hanggan ang pagpaparusa. Naintindihan po ba natin yon? Ang forever po dito ay yung epekto na patay sila forever. Hindi po yung pagpaparusa na forever or magpakailan-kailanman. So, naintindihan po ba natin yon? Ano po yung dito? Ano po yung walang hanggan dito? Yun po yung parusa. O yun po yung epekto ng parusa, which is ang kamatayan, which is forever na patay yung mga masasama mga kaibigan. No, ano naman yung tinutukoy sa Biblia na apoy na hindi mamamatay? Kasi meron din pong mababasa sa Biblia na the unquenchable fire. Ano bang ibig sabihin ng hindi mapapatay na apoy? So, ibig sabihin ba na dahil hindi mapapatay ang apoy, forever yung hellfire, forever po yung impierno? No, tingnan po natin kung anong ibig sabihin ng apoy na hindi mapapatay. Ang ibig sabihin po ng apoy na hindi mamamatay ay wala pong tao na makakapatay sa apoy. Kahit man na
maganyan ka doon sa impierno, hindi niyo po mapapatay ang apoy. Yun pong ibig sabihin ng apoy na hindi mapapatay. Pero kapag maubos na po yung sinusunog dyan, mamamatay po ang apoy. Basta't wala lang pong tao na makakapatay sa apoy. Nag-gets po ba natin? Example, Jeremiah 17:27, sinira ang Jerusalem ng apoy na hindi mapapatay. Hanggang ngayon po, nag-apoy pa din ba ang Jerusalem? Hindi na, wala na. Kasi sabi po dyan, apoy na hindi mapapatay. Ibig sabihin na kahit patayin man ng mga tao ang mga apoy, nung time na yun na nasusunog, hindi po nila kayang mapatay yun. At mapapatay lang po yung apoy kapag tapos na pong lahat na masunog. Kasi yung Jerusalem ay ganyan po ngayon, hindi po nasusunog. So clear po ba yun? Clear. Ang apoy ng impierno ay hindi mapapatay sapagkat walang makakapatay ni makatatakas man dito. Pero kung matapos na itong tupukin ng mga makakasalanan, ito ay mawawala na kagaya ng apoy ng Jerusalem. Okay. Clear po ba yun? Amen. No, ano naman po yung tinutukoy sa Biblia na apoy na walang hanggan? Yung the fire that will never be burned out, yung apoy na walang hanggan. Ibig sabihin ba no na walang hanggan yung pagsusunog ng impierno? Tingnan po natin mga kaibigan. Jude 1:7, ito po ay isang halimbawa patungkol sa Sodoma at Gomora. At ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. So, ang parusa po ng Sodoma at Gomora ay ano po, parusang apoy na walang hanggan. Pero ngayon, nasusunog po ba ang Sodom at Gomora ngayon? Wala na po, makaibig, hindi na po. At yung Sodom at Gomora ngayon ay nandun na po sa ilalim ng Red Sea. Kasi yung walang hanggan po dyan ay isang expression po, mga kaibigan. For example, at pinarusahan niya ng pagkalipol ang bayan ng Sodom at Gomora at pinapaging abo, naging abo pa naman. Naging abo pala ang Sodoma at Gomora nang maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama. Ibig sabihin, ang Sodoma at Gomora ay halimbawa po ng parusang sa pamamagitan ng apoy at yan po din yung mangyayari sa impierno, mga kaibigan. Yan po yung mangyayari sa masasama. Walang hanggan ang bunga, yung epekto, hindi po ang tagal. So walang hanggan ang bunga, which is ang kamatayan, at hindi po yung tagal ng pagsusunog na impierno. Now, ano naman po yung hindi namamatay na uod? Kasi meron pong na-mention sa Biblia na hindi namamatay na uod. Tingnan po natin Mark 9:43 and 44. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapasa impierno sa apoy na hindi mapapatay. Na dooy, hindi na mamatay ang kanilang uod at hindi na mamatay ang apoy, mga kaibigan. Ano ba yung sinasabi dito na impierno na hindi mapapatay at yung hindi na mamatay na uod, mga kaibigan? Dito po, yung salitang impierno dyan ay sinalin po yan galing sa wika na Greek, which means Gehenna. Naalala niyo po yung sinabi ko kanina na Gehenna? Yung Gehenna po ay yun po yung lugar sa Israel na doon po sila nagtatapon ng basura or yung dumping site. That is, the impierno there is Greek word of Gehenna. Bakit merong sinasabi dyan na hindi na mamatay na uod? Kasi yung Gehenna po, mga kaibigan, kasi dumping site, meron pong maraming uod doon kasi yung mga tao palaging nagtatapon, so hindi din na mamatay ang mga uod. Pero hanggang ngayon mga kaibigan, yung nangyari sa Gehenna ngayon ay hindi na po siya dumping site. Meron na po siyang bagong lupa at hindi na po siya ngayon dumping site, mga kaibigan. At wala na ding apoy doon kasi yung dumping site nila noon ay palaging may uod at palaging merong apoy kasi sinusunog nila yung kanilang basura. Pero po yung Gehenna ngayon ay wala na at ito na po yung Valley of Gehenna ngayon. Yung word na Gehenna dyan ay impierno, ibig sabihin na lugar lang po ng pagsusunog. So yun po yung ginagamit term as impierno, ibig sabihin lugar ng pagsusunog. Ang Gehenna ay isang lugar ng buong kasiraan or pagkalipol, ibig sabihin ang pagkawasak or total annihilation. Pagkawasak, mga kaibigan. Now, ito po yung ating sinagutan ngayong gabi.
Kailan mag-aapoy ang impyerno, mga kaibigan? Sa katapusan ng sanlibutan, sa katapusan ng mundo. Next, saan mag-aapoy ang impyerno? Sa? Sa lupa. Gaano katagal mag-aapoy ang impyerno? Ang sagot ay, hanggang ay maubos niya ang kanyang susunugin. Mga kaibigan, hanggang maubos na po, makonsume na po ang kanyang susunugin at hanggang wala na pong matira. Clear po ba yun? Kung gusto niyo po na for more information patungkol po sa impyerno, visit this website www.healthtruth.com para sa karagdagang impormasyon. Sabi po sa Ezekiel 18:23, mayroon baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama, sabi ng Diyos. Sabi ng Panginoong Diyos, at hindi baga mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? So, hindi po nasisiyahan ang Diyos na masusunog po yung masasama doon sa impyerno. Sapagkat, sabi niya, wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't, anong gusto niya? Magsipagbalik loob kayo at kayo'y mga buhay. So, hindi po natutuwa ang Diyos na masusunog po yung masasama. Kaya, sabi po niya na sana ay magsibalik loob yung mga masasama at gusto niya na maligtas yung mga masasama, mga kaibigan, na mabago. Kaya, ginawa niya po yung lahat na paraan para maligtas po tayong lahat. At ang impyerno po ay inihanda para sa diablo at hindi po para sa tao, mga kaibigan. Pero kung susundin talaga ng tao ang gawa ng diablo, mapipilitan po ang Diyos na isali po yung masasama, mga kaibigan. Hebrews 2 verse 3, sabi po dyan, paano makakatatanan tayo, makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Paano ba natin na i-deny or i-neglect yung ino-offer sa Panginoon natin na kaligtasan? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ano po, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po, mga kaibigan, ayaw po ng Diyos mapahamak tayo, kaya yun po yung ino-offer niya sa atin, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Pero depende po sa atin kung ano po yung pipiliin natin, yung mapahamak tayo or yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po yung ating pagpipilian. Mga kaibigan, bakit ba hindi papayagan ng Diyos na makapasok ang masasama sa langit? Bakit kaya, mga kaibigan? Ipagpalagay po natin na yung lasenggo ba yun or lasenggero? Parehas lang. For example, mga kaibigan, yung drunkard or yung lasenggero, for example na papahintulutan ng Diyos na makapasok siya sa langit. Sa tingin niyo po ba ay mag-e-enjoy siya doon? Bakit? Kasi doon, wala nang red horse. Wala nang sunmig light. Wala na po siyang maiinom doon. At dahil dyan, yung langit sa kanya ay parang magiging torture. Imbis ang langit ay kaligayahan, magiging impyerno po para sa kanya ang langit. Ano ang langit para sa makakasalanan? At saka kung bibigyan po yung lasenggero ng buhay na walang hanggan doon sa langit, hindi po siya mag-enjoy, mga kaibigan, at para sa kanya magiging impyerno ang langit. Kaya hindi po pipilitin ng Diyos yung may kasalanan na mapunta sa langit kasi hindi naman po sila mag-enjoy doon. Merong, for example, mga nagsusugal. Sugal ba dito? Oo. Kung kapag makapunta sila sa langit, hindi sila mag-enjoy kasi hindi nila magagawa yung kanilang kasalanan na ginagawa. Kaya ang langit po ay magiging parusa sa kanila. At kung hindi po siya nag-enjoy sa pagsunod sa Diyos dito kuman sa mundo, hindi po siya mag-enjoy sa langit kasi na yung lahat ng tao doon sa langit ay nag-enjoy sa pagsunod sa Diyos. Kaya kung ayaw niya sa Diyos, hindi po siya matutuwa doon sa langit, mga kaibigan. Nahum 1:19, sinasabi po dyan na hindi na po ulit babalik ang kasalanan at hindi po makakapasok ang kasalanan doon po sa langit. Sa Revelation 21 verse 1, sinasabi po dyan na
at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagay ay wala na, at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mamata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Dito po mga kaibigan, kasi wala ng kalungkutan, pagkatapos na masunog or pagkatapos na mag-apoy, ang impyerno ay anong gagawin ng Diyos? Papahiran niya po ang ating bawat luha at hindi na magkakaroon ng kamatayan kasi tapos na po sa apoy ng impyerno. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na kasi sa langit wala pong kalungkutan. Kaya may tanong po ako sa inyo mga kaibigan, saan niyo po gagamitin ang inyong walang hanggan? Mabubuhay ka ba sa walang hanggan? Or patay ka sa walang hanggan? Ano po ang inyong pipiliin? Mga kaibigan, huwag po nating ipagpalit ang buhay na walang hanggan sa maikli po nating buhay dito sa mundo. Kaya mga kaibigan, magtatanong po ako sa inyo ngayon, tatanggapin niyo ba ang inaalok na libreng kaligtasan ng Diyos para sa atin? Amen. Amen. Pwede po bang ipakita yan sa pagtaas ng ating kamay? Amen, mga kaibigan. Libreng kaligtasan po yung ino-offer ng Panginoon sa atin. Nawa po ay magsitalima tayo, magtumangkilik po tayo sa kanyang pagmamahal, mga kaibigan. Kaya, may pag-asa para sa iyo, impyerno, inihanda para sa Diablo. May pag-asa para sa iyo, ngunit mga malalaglag, siya ang amo. May pag-asa para sa iyo, ang lupain ng apoy ay iwasan mo. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, ang apoy ng impyerno'y mapapawi din. May pag-asa para sa iyo, kagalakan, pupunuin ang damdamin. May pag-asa para sa iyo, ang kapayapaan ay matatanggap rin. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. Sa pagtatapos po natin, tayo ay tumayo. Kantahin natin ang Only Trust Him. Kaibigan, yung mga interest po natin, huwag po natin kalimutan, 10 a.m. po ang ating topic ay 3 steps to heaven. Huwag po tayo mag-absent. Kita-kita po tayo. Manalangin po tayo. Let's pray. Our Father in heaven, Lord, pinupuri po namin kayo, Panginoon, sapagkat kayo, Panginoon, ay mapagmahal na Diyos. Maraming salamat, Panginoon, kasi kahit man sa topiko na impyerno, nakita po namin, Panginoon, na kayo po ay mapagmahal na Diyos. Panginoon, na nalaman din po namin ngayon na wala po kayong kasayahan kapag masusunog po yung masasama. Panginoon, tulungan niyo po kami, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming kasalanan. At Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na tanggapin po ang libreng kaligtasan niyo, na inyong inaalok po sa amin.
At nawa po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng proteksyon sa pag-uwi namin at dalhin niyo po ulit kami bukas ng Sabat para po naman sa ibang pag-aaral ng salita na nasa Biblia, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Ito ay aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. 3 Steps to Heaven, bukas na po yan. I-greet po natin yung isa't isa na Happy, Happy Sabbath!